kasi? Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit mabigla ka na namang nagkaganyan? Nakausap mo na ba ang kapatid mo? Saglit na tila nalito si Carmela nang tumingin sa mga mata niya. Umiling ito. I went to your house this morning and looked for your brother. Nagpasama ako sa kanya sa taong nagsampa ng reklamo sa tatay mo. Binayaran ko na ang halagang hinihingi niya. Ang ibig mo sabihin? Malaya na ang tatay mo. Kanina pang bago ako umuwi dito. Saglit na nakiraan ang katuwaan sa mga mata nito pero agad din iyong naglaho nang muling ibalik ang tingin sa kanya. Bakit kailangan ikaw ang gumawa noon para sa akin? Kaya ko naman iyon. Nagdududa ka ba na niloloko kita? Hindi ka naniniwala na totoong walang kasalanan ng tatay ko? Hindi mo matanggap na mali ang mga ibinibintang at iniisip mo laban sa amin? Hindi siya nakakaibo. Nabahala siya nang mula sa malabong liwanag ay kumislap ang mga luhang naguunahang umagos sa mga pisngi ni Carmela. Umangat ang kamay niya para pahirin iyon pero nabitin lang iyon sa ere. Sinupil niya ang sariling gawin iyon. I don't care ano man ang iniisip mo. You'll be out of this house beginning tomorrow. You work for me and you got yourself paid in just 2 weeks. Quits. Alam mo sir, hindi ako naniniwalang ganyan ka talaga eh. Pilit mong ikinukubli ang nararamdaman mo. Bakit hindi ka magpakatotoo sa sarili mo? Bakit? What do you want? Wala na rin namang saysay mga sinasabi mo, Cormy. Your every word is a waste of my time now. Nabigla siya nang tumingkayad ang dalaga at abutin ang mga labi niya. Ang mga kamay nito ay kusa ng pumulupot sa kanyang leeg. Ang higit na nakabibigla ay ang naging reaksyon ng kanyang sariling katawan sa ginagawa nito ngayon. Ang mga kamay niya ngayon ay tila sa waring nakakunyapit sa manipis na katawan ni Carmela. Tinutugon din niya ng ganoong init ang mga halik nito. Bulta-bultahing kilabot ang nanulay sa mga ugat niya sa uri ng halik na ibinibigay ng dalaga at kahit sumisigaw ng pagtanggi ang isip niya ay hindi niya magawang ilayo ang malambot na katawan nito mula sa kanya. He was about to touch her when she pulled herself from him. Waste of time? Yan ba ang waste of time na sinasabi mo? Gusto mo ako, pero itinatanggi mo. Tama ako, di ba? Bakit? Dahil hindi ako nararapat sa isang prinsipeng gaya mo? Para sa'yo, aksa yan ng oras lang ang isang tulad ko, hindi ba? Oo nga naman, nakakahiya naman sa'yo. Huwag ka mag-alala, dahil bukas na bukas din ay lilisadin ko na ang palasyo mo. Mahal na hari, mamuhi ka mag-isa sa kasinungalingan at takot kung yan ang gusto mo. Salamat sa lahat at tama ka. Quits na tayo. Nang tumalikod si Carmela, ay tila may kung anong tila malaking kamay na dumakot sa puso niya. Gusto niya itong tawagin at yakapin, pero pinigilan niya ang sariling gawin iyon. Alam niya, mabubuhay siya nang wala ito. Posibleng masakit sa una pero darating din ang araw na matututunan niya itong kalimutan. After all, she's just a nobody to him. Dahil hindi naman ito si Bianca, ang babaeng nararapat para sa kanya. Halos 10 minuto nang hawak ni Simon ang dyaryo pero hindi pa rin rumirehistro sa isip niya ang mga nakasaad doon. Kaninang umaga ay hindi na niya nagisnan sa servant's quarter si Carmela. Pinaglalabanan niya ang pagbangon ng anumang kakaibang emosyon sa dibdib niya dahil tama lang ang mga nangyayari. That woman was getting under his skin and though he couldn't admit, he knew for a fact that he was indeed affected. Carmela was so different from all other women that he knew. She was the first who had told him he was unfair. Sino ba ito para sabihin siya ng ganoon? She even yelled at him and called him names. Yes, he could still recall how she had managed to say those words. She even called him dumb, jerk, and kambing. Yes, kambing for crying out loud. Narinig niya iyon nang hindi sinasadya. Minsan kasi inaisipan niyang pasyalan ng vegetable garden sa likod bahay. Hindi niya naituloy ang tangkang paglabas mula sa kusina nang marinig niya ang mahinang pag-uusap ni naman ng Aning at Carmela. At ang kambing na yun, nakuha pa kong pagtawanan pagkatapos akong mabuhusan ng juice sa damit. Narinig niyang tumawa si Manang Aning habang patuloy lang sa pagkukwento ang dalagang kilala pa niya sa pangalang Carlo noong mga panahong iyon. Napailing siya sa pagkakaalala kay Carmela. Kung tutuusin ay wala silang mahabang pinagsamahan nito. Malimit sa hindi ay asaran lamang ang mga tagpong natatandaan niya kasama ito.
Ano tila binabalik-balikan niya ngayon ang mga iyon? Simon, tanghali na. Bakit hindi ka pa yata nakabihis ngayon? Napatingin siya sa matandang kapapasok pa lamang ng kusina. Nang bumaba siya ay may nakahain ng pagkain sa mesa pero kaiba sa mga nagdaang araw ay walang kasamang bulaklak sa pulorela iyon. At sa kanya naalala, si Carmela nga lang pala ang gumagawa ng mga ganoong bagay. Kaya pala kaninang lumabas siya ng shower room ay hindi niya nadatnan sa ibabaw ng kama ang kanyang mga damit. Si Carmela nga rin pala ang naniniguradong hindi masasayang effort nito sa pamamalansya ng isusuot niya. Bakit nasa ibabaw ng kama agad ang mga damit ko? Iritadong tanong niya. Pakiramdam niya kasi ay dinidiktahan siya ni Carmela sa kung anong kulay ng damit ang isusuot niya sa araw-araw. Ayaw mo nun? Hindi ka na mahihirapang maghagila pa ng damit sa closet mo? Saka ayoko yatang magsayang ng effort kung sakaling hindi ang pinalansya ko ang kunin mo para isuot. Pero paano mo natiyak na yun nga ang gusto kong isuot? Ang sabi ni Manang ay sa kaliwa ako, kukuha. Yun daw ang mga kulay na gusto mo. Bakit? Ayaw mo ba niyang suot mo? Ang gwapo mo kaya sa damit na yan. Bumagay sa pagkakaplansya ko. Tama-tama lang. Napailing siya sa pagkakaalala sa dalaga. He's getting crazy every passing minute. Para itong caricature display na hindi maalis sa isip niya at unti-unti na siyang naaalarma. He couldn't possibly fall for her. Simon! Sakalang niya napansin si Manang Aning nang pumitik ito sa hangin sa mismong tapat ng mukha niya. Natutok niya ang ulo sa labis na iritasyon sa sarili. What in the world has gotten into him? Bakit ka ako? Hindi ka pumasok? Hindi ba't may usapan pa kayo ni Bianca na susunduin mo siya ngayon sa kanila? Ihatid mo siya sa kumpanyang pinapasukan niya, hindi ba? Natapik niya ang noo sa narinig. Bakit nalimutan niya ang usapan nila ni Bianca? Dahil lang wala lang siyang nadat ng damit sa ibabaw ng kama o bulaklak sa mesa. Yun lang at nalimutan na niya ang lahat? Weird. Hindi pala ako makakapasok, Manang. Masama ang pakiramdam ko. Isa pa yun. Paano ba niyang hindi maaalala si Carmela gayong maging hanggang sa pagkakaroon niya ng migraine ay may parte pa rin ito? Sa ambahagi ba ng bahay siya pupunta upang hindi maalala ang dalaga? Mabuti pa itawagan mo si Bianca at baka mamaya lang ay narito na iyon. Ikaw pa naman yung taong ayaw ng kausap pag may sakit. Tumalikod na matanda pagkasabi noon. Pero ang sinabi nito ay paulit-ulit na bumabalik sa isip niya. Tama, hindi nga ba't ayaw niya ng kausap kapag may dinaramdam siya? Paanong nagagawa pa nilang magkwentuhan ni Carmela noong mga panahong umaandar ang migraine niya at asikasuhin nito? Nahulog siya sa isang malalim na pag-iisip sa puntong iyon. Magkano ang kilo ng bangus mo, Carmela? Lumipad ang tingin niya sa nagtatanong at napangiti na makita sa Nanay Aning. 160, Manang. Kumusta na po kayo? Mabuti naman. Nakangiti nitong tugon. Ikaw, parang namayat ka yata. Wala pong makain eh. Niyuko niya ang sarili at saka bahagyan tumawa. Pero hindi ka nagbabago, iha. Maganda ka pa rin. Mas maganda kaysa kay Almira. Almira? Oo naman. Naalala mo yung sinasabi kong dating kasintahan ni Simon? Dumating na siya galing California noong isang linggo. Naku, parating na nasa bahay iyon kahit wala si Simon. At kung ano-ano ang pinababago sa ayos ng sala. Naroon papalitan ang mga kurtina kahit bagong palit ang mga iyon. O kaya naman ay ipababago ang pwesto ng mga muebles. Ganun ba? May kung anong kumurot sa puso niya sa narinig. Kung gayon ay dumating na pala ang dream girl na Simon. Ang prinsesa nitong hindi nakatungtong sa lupa. At dahil doon ay burado na agad si Bianca nang ganoon lang. Ganoon po ba? Kailan daw po ang kasal? Kunway baliwalang tanong niya. Tsak na nagkabalikan na ang dalawa kung ganoong umasta sa Almira at hindi magtatagal ay tiyak na ikakasal na rin ang mga ito. Ewan ko ba sa mga yun? Pero alam mo, sa tingin ko hindi naman masaya si Simon sa Almira na yun eh. Sabi nga ni Tessa, baka naman nahihiya lang sa ninong Edward niya kaya pinakikitunguhan na maayos ang anak ng tao. Pero kasi, hindi ko pa nakitang sweet si Simon sa babaeng yun. Napaisip siya, kung gayon ay hindi pa naman pala ito ikakasal. May pag-asa pa siya sa puso ng binata. Hindi naman siguro masama ang mag-ilusyon. Baka sakaling siya pala ang nawawalang prinsesa nito at hindi si Dina, Honey, Bianca man o Almira. Napangiti siya ng makahulugan kay Nanay Aning. Simon, pasensya na anak pero
Wala kasi akong mapagbibili na ng mga gawaing bahay dito kung hindi sa Tessa. Kumunot ang noo ng binata. Anang matanda ay mawawala ito sa loob ng isang buwan dahil yun ang swestyon ng pamangkin nito. Napapadalas na kasi ang pananakit ng katawan at kasukasuan ng matanda. Kaya marahil napag-isipan ng pamilya nitong pamahingahin muna ang huli. Wala siyang nagawa kung hindi ang tumango. Naiintindihan ko, Manang. Ayaw niyo kasing sumunod sa akin. Pwede naman akong kumuha ng ibang gagawa ng mga trabaho dito habang kayo ay nagsusupervise ng lahat. That way, hindi kayo masyadong mapapagod. Tumaas ang kamay na matanda sa narinig. At para ano? Para akong senyorang tagamando dito habang tumatanggap naman ako ng regular na sahod mula sa iyo? Hindi iyon makakaya ng sigmura ko, anak. Pero Manang, hindi na kayo iba sa akin. Bata pa si Papa ay kayo na nag-aalaga sa kanya. Hanggang sa akin ay kayo pa rin. Isn't it too much to return the favor? Kahit pa. Saka masaya naman ako sa ginagawa ko. Talagang matanda na lang ako kaya hindi na maiwasang magreklamo ng hugpungan ng mga buto ko paminsan-minsan. Ngumiti siya sa birong iyon. Kung okay sa iyo, anak, magre-rekomenda ako ng pwedeng humalili sa akin. Pansamantala lang naman habang namamahinga ako. Kayo po ang bahala pero, Manang, alam mong bukas ang bahay na ito para sa iyo. Makakapamahinga ka rin naman dito. Naramdaman niya ang marahang pagtapik nito sa kanyang kanang balikat. Nagpasalamat ang matanda at lumabas ng library. Nang wala na ito sa kanyang paningin, ay saka siya ng problema. Kung kailan naman marami mga trabahong asikasuhin, ay saka pa sumabay ang leave of absence ni Manang. Come to think of it, surely they deserve to take a break. Pero hindi niya maitatanggi sa sarili ang panibagong stress, ang paghahanap ng kasambahay sa mga panahong ito. What's this, Manang? Tila ibig manakal sa inis na Simon nang makita ang ayos ng bahay. Kapag ganitong hindi light ang mood niya, ang ibig niya ay madilim. Pero paanong didilim ang atmosphere ng bahay kung ganitong light blue ang kurtina niya at single layer pa? Nawala sa mga kinalalagyan ng mga flower vases na matitingkad ang kulay at salip ay mga puti ang naroon. Nang magtanong siya ay nasa kabilang panig ng mansyon ng mga dark colored vases kung saan malapit sa swimming pool at nasasinagan din ang araw. Maging ang mga wall paintings ay naiba rin ang ayos. Maganda naman, hindi ba? Tama nga sigurong ibahin ang ayos ng bahay dahil puro problema na lang sa araw-araw ang nakikita ko sa iyo eh. He frowned. Manang, kayo ba ang nag-ayos dito? He couldn't imagine the old woman changing the curtains. Si Mang Kaloy o si Tessa lang maaaring gumawa ng ganoon o kaya ay si... He immediately discarded the thoughts. Ayaw mo ba iho? Hindi ba't maganda naman kaysa dati? Kayo po ba? Nasukol si Manang aning at marahang umiling. Ako. Marahas siyang napalingon sa puno ng hagdan. Naroon at mayabang sa pagkakatayo ang babaeng kanina lang ay laman ng isip niya. Sinasabi na nga ba niya at hindi siya nagkamali ng akala. A certain scenario popped out in his head at nadoble ang kanyang pagkakasimangot. Awa ang agad na humaplo sa puso ni Carmela nang mapagmasdan ang nakahabag na anyo ni Nanay Aning. Tila ito isang maamong tupang nasukol sa isang sulok at hindi alam ang gagawin. Well, nasa harap lang naman ito ang predator ng buhay niya na walang iba kung hindi si Simon Samonte. Ikaw? Maanghang na tanong ni Simon. Kinabahan man ay hindi siya nagpahalata. Kailangan niyang tatagan ang loob kung gusto niyang makabawi kay Bea at Nanay Aning. Sir, yes sir. Ako nga, may problema ba? Marahas na inihagas ni Simon sa couch na nasa isang tabi ang dala nitong makapal na tila portfolio. Sa tingin niya ay nagawa lang nito ang ganoon nang malamang siya ang may kagagawa ng pag-ikot ng kabahayan. Kung pinanindigan ni Nanay Aning ang krimen, marahil ay hindi ganoon ang reaksyon ni Simon. Nakakainis. Added insult to injury. Wika nga. Who gave you the permission to change the atmosphere of this house? You're no longer a helper here. And not even a member of the family to do anything you want without my consent. Hindi ka pamilya, okay. Pero helper? Knock knock. Umarte pa siyang kunway kumakatok sa isang imaginary door. Napalingon si Simon kay Manang Aning na ilang saglit ding nag-atubili sa pagsasalita.
Simon, hindi ba't nasabi ko naman sa'yo na ako ang bahalang kumuha ng kapalit ko sa loob ng isang buwan? Wala akong ibang kilalang pwedeng pagkatiwalaan kung hindi si Carmela, anak. Kilala ko siya at mabuting bata yan, bukod pa sa nakapamasukan na siya dito dati. Pero Manang, wala naman sa usapang siya ang kukunin niyo. At magkagayon man, hindi ba't dapat lang na dumaan muna siya sa approval ko bago magsimula? Hindi ko naman kasi naisip na magkakaproblema pa tayo dito. Ang totoo, inaasahan ko nga matutuwa ka na si Carmela ang papalit sa akin dahil nalungkot ka naman na mawala siya, hindi ba? Lalong nalukot ang ekspresyon ng anyo ni Simon sa narinig. Napabuga ito ng hangin at saka kumukumpas ang mga kamay na nagsalita. Nalungkot? Manang? Kailan naman yun? Kung may nakita man kayong pagkalungkot sa akin after she left, dahil lang sa trabaho iyon at mga obligasyon ko dito at sa kumpanya, yun lang yun. So please, don't make it a big deal. Teka, sino bang overacting dito? Hindi kaya ikaw? Hindi OA si nanay? Amo, ikaw ang OA? Tingnan mo sarili mo. Nalaman mo lang na ako ang papalit sa kanya sa loob ng isang buwan ay hindi na maipintang itsura mo dyan. Ano bang problema mo sa akin? Kunway takang-takang tanong niya. Hindi ko kailangan magka-problema sa'yo para ayawan ka. Pero kung maaari sana, ang papalit kay Manang ay yung tipong gaya din niya. No offense, man, okay? But I want someone who really like her. Older, more efficient, and... Hoy, papayag ako sa older juveness mo dahil bata pa akong talaga. But I won't take your other reason, Mr. Bitter. More efficient? Bakit babaya ba ako? Excuse me lang naman, nanay, ha? Pero nakakababae na kasi itong kurimaw na ito eh. Noong nagtrabaho ako dito, sinulit ko kasing-kusing-kuhan na ibinayad mo sa akin. Anong kapalpakan na nagawa ko para makarinig na sobrang pagtanggi buhat sa'yo? Ano? Napabuga ng hangin si Simon at ilang saglit na tila hindi makapaniwala sa paraan ng pagsagot-sagot niya dito. Granted na highly efficient ka na. I'm giving the credits to you. Alright. Pero hindi lang naman iyon ang basehan ng pagkuha ng mamamasukan. Gusto mo ng diretsahan? Then be it. Ayoko ng goody-goody helper na marunong pa sa akin at ganoon ka. So we can't live in one house. Tumalikod na ito pagkasabi noon pero hindi siya nanahimik. Wala pa kahit isang nanalo kay Carmela pagdating sa World War. Wala pa kahit ang isang Simon sa Monte. Kapag hindi mo ako tinanggap bilang kapalit ni Nanay Aning, iisipin ko may gusto ka sa akin, amo. Ano sinabi mo? Madilim na madilim ang anyo ni Simon nang lumingon sa kanya. Kulang na lang ay lapitan siya nitong muli at saka sakalin sa leeg. Nakakakaba pero kailangan niyang paglabanan ang mga iyon para kahit paano'y makapagbalik ng utang na loob sa kaibigan niya at sa matanda na rin mismo. Narinig mo hindi ba? Ang totoo? Iniisip na ni Nanay Aning na hindi mo ko tatanggapin dito dahil ayaw mo ko nakikitang nahihirapan. May gusto ka kasi sa akin, hindi ba? Sabi ko naman ay hindi totoo ang iniisip niya. Pero ngayon, sarap niya mismo ay magpapakita ka ng ganyan. Wala na akong masasabi pa. Pinatutunayan mo lang na tama siya, amo. Stop it, Carmi! Don't call me names from now on, okay? Minsan ko pang marinig sa'yo kung ano-anong tinatawag mo sa akin ay hindi ako magdadalawang isip na parusahan ka. Muli itong tumalikod. So what? In or out? Sigaw niya habang pumapanik ito ng hagdan. Whatever! Ganting sigaw nito na ikinangiti niya. Isang malakas na Yahoo! Ang naisigaw niya bago siya itinulak ni Nanay Aning sa komedor. Ikatlong araw na niyang namamasukan kay Simon na magdesisyon sa Nanay Aning na magpaalam. Uuwi na daw ito at babalik sa susunod na buwan sa eksaktong petsa ng pag-alis nito. Magkahalong emosyon ang naramdaman ni Carmela, lalo't hindi niya alam kung ano ang damdamin ni Simon sa pananatili niya doon. Lungkot dahil wala siyang kasama liban sa driver na si Mang Kaloy at Tessa. At pag-aalala naman para sa sarili laban kay Simon. Mula kasi nang dumating siya doon ay hindi naman siya pinagkakausap nito. Hindi niya tuloy alam kung naiinis ba itong talaga sa kanya. Nai-intimidate o ano. Basta ang alam niya, masaya siya na nakabalik siya doon. Masaya siyang muling nakikita si Simon at masaya siyang nakakasama ito sa araw-araw. Kung bakit ay hindi niya alam at hindi rin niya ibig pang alamin. Ang mahalaga ay makakatulong siya kay Nanay Aning kahit sa munting paraan na gaya nito.
hindi niya malilimutan ang mga utang na loob dito at sa matalik na kaibigang si Bea. Hindi pa nagtatagal buhat ng makalabas sa kulungan ang tatay niya sa tulong ni Simon ay nasangkot na naman ito sa panibagong gulo. Mabuti na lamang at nagkataong dumaan si Mang Nick sa mismong lugar ng pangyayari kaya nasaksihan ito kung paanong nasaksak na isang kasama ng tatay niya na si Mang Pilo ang lalaking nakasalubong ng mga ito. Walang partikular na dahilan ang gulo. Marahil ay sanhi lang ng masamang impluwensya ng alkohol kaya nagawa nito ang ganoon. Ang sumatotal ay nakarating na naman ang presinto ang tatay niya at dahil may previous record ay nahirapan itong magpaliwanag sa mga pulis na naroon. Kung hindi pa sumunod si Mang Nick ay hindi makakauwi ang tatay niya. Kasama si Mang Nick ay sinamahan naman ni Nanay Aning ang tatay niya sa ospital kung saan naroon ang taong nabiktima ni Mang Pilo. Kinausap ito ng masansihanan ng tatlo at tumingin ng depensa sa nangyari. Nagpatawad naman ang biktima at nangako itong hindi idadamay sa kasong isasampan nito kay Mang Pilo ang mga kasama nito nang gabing mangyari ang gulo. Isang bagay lang iyon na hindi niya malilimutan sa pamilya ni Bea. Kung tutuusin, mula pagkabata ay marami na siyang utang na loob dito. Maging ang buong pamilya nito ay extension din ng kabutihang loob ng kanyang kaibigan kaya naman anong tulong man ang hilingin nito ay bukal sa loob niyang ibibigay. Nang minsan bisitahin niya si Bea sa bahay nito, ay nabanggit ng kaibigan ang karamdaman ni Nanay Aning kaya hindi siya nagdalawang isip na ipresenta ang sarili. Alam niya, mahirapan siyang paumuin ang masungit na si Simon. Pero ano ba ang karapatan niya magreklamo kung sa napakasimpleng bagay lang naman ay maaari siyang magbalik ng pasasalamat sa pamilya ni Bea? Kung tutuusin pa nga ay hindi naman talaga tulong iyon dahil tatanggap naman siya ng isang buong buwang sahod. Kaya walang mahirap sa ginagawa niya. Hitting two birds with one stone. Ika nga. Three birds pa nga kung tutuusin. Kikita na siya. Makikita pa niya ang gwapong amo at bukod doon ay makakatulong pa siya kay Nanay Aning para magawa na nito ang matagal na planong 1 month vacation leave sa trabaho. Napadiretso siya sa pagkakaupo nang marinig ang isang hindi pamilyar na tinig na nagmula sa living room. Tumayo siya upang sinuhin ang bisita. Manang, nandyan ba si... Oh, I'm sorry. I thought you're Manang Aning. By the way, nandyan ba si Simon? Kung pakikinggang mabuti, ay maayos naman ang pananalita ng bisita. Pero dahil maganda ito, sopistikada at mukhang intelihente, maarte ang dating nito sa sense of hearing niya. Napataas ang isang kilay niya nang hindi sinasadya. Bagay na alam niyang hindi nakaligtas sa paningin ng intruder. Nasa itaas. Saglit lang po tatawagin ko. Ano ulit ang pangalan nila? Kaswal niyang tanong. This time ay ito naman ang nagtaas ng kilay sa kanya sa paraang parang itinatanong ang "And who are you, idiot?" line na napapanood niya sa TV. "Tell him it's Shello." Nag-echo sa kanyang pandinig ang pangalang iyon. So ito pala si Shello, ang tanging babaeng totoong minahal daw ni amo. Lalo na siyang nainis. Hindi niya naiwasang balikan ang tingin ang kabuuan nito. As in mula ulo hanggang paa ay tinitigan niya ang babae. Obvious nga lang siya dahil nasa unang baitang na siya ng hagdan nang gawin niya ang pagsusuring iyon. Nakatanggap siya na isang matalim na pag-irap mula dito kaya minabuti na niyang tuluyang tumalikod upang tawagan si Simon. Isang katok pa lang ang nagagawa niya ay nagbukas na agad ang pinto ng silid. Nabigla pa siya kaya agad na napaatras ang kanyang kanang paa. Naroon na agad at nakatayo si Simon. Bagong paligo ito at tumutulo pa sa kabuuan ng dibdib nito ang tubig na nagmumula sa magulupan nitong buhok. Tuwalya lamang ang tanging nagtatago ng ibang bahagi ng katawan nito at ang itaas na bahagi ay malayang nagyayabang sa kanyang paningin. Ano yun? Iritado ang tono ng boss nito. May bisita ka sa ibaba. Sino daw? Walang buhay nitong tanong. Okay lang dahil hindi naman niya iyon napapansin. Her eyes were busy inspecting his lean chest from there up to his flat abdomen. Almira. Carmela. Napakislut siya sa malakas na tinig ni Simon. Bigla siyang natauhan at saka lamang napagtantong hinahayo na pala niya ng titig ang kabuuan ng malaadones niyang amo. Okay, please tell her to give me 5 minutes. Napasimangot siya. Bakit 5 minutes lang? Hindi ba 5 days? Bulong niya na hindi nakaligtas sa pandinig ng lalaki.
May sinasabi ka? Wala sir, 5 minutes. Copy, bababa na ako. Hindi na niya hinintay ang sasagot ni Simon at agad nang tumalikod pero hinawakan nito ang palapulsuhan niya. Nagtatakang napatingin siya rito. Sir? Ngumiti ang mga mata ni Simon at may kulang ilang segundong silang nagtitigan nito. Carmi? Yes sir? Biglang binundol ng kung anong kaba ang dibdib niya. Kung kanina ay mabilis lang ang tibok ng puso niya, ngayon ay parang hindi na siya makahinga. Okay lang ba? Tila alanganin ito at nahihiya sa bagay na nais itanong. Ano ba yun, sir? Baka kasi ano? Napaatras siya ng marahang humakbang palapit si Simon. Para silang nasa isang slow motion na eksena sa isang pelikula. I need you. Now. Mahina nitong sabi pero sapat upang malaki ang mga mata niya. Marahil pati butas ng ilong niya ay nalalaki rin sa mga sandaling iyon. Sir? Kasi may bisita ka eh. Ano kasi? Nawala na siya sa sarili at natangay ng mahika ng malalagkit na titig ni Simon. Nababaliw na siyang talaga. Pakilinis naman ang bathroom ko please. Idamay mo na rin ang veranda para naman malinis. Pagbalik namin ni Almira. Marahil ay 5 segundo rin na lumipas bago rumihistro sa isip niya ang kahulugan ng sinabi ng kaharap. Biglay tila siya binuhusan ng tubig na malamig sa labis na pagkapahiya. Gusto sana niyang bumawi pero nawala na siya ng pagkakataon dahil mabilis nang tumalikod si Simon at lumabas ng pinto ng silid. Mag-emote pa sana siya nang maalalang hubad barong lumabas si Simon. Hindi na siya nagdalawang isip at agad nang pumihit palabas ng pinto upang sundan ang kanyang amo. Lamog na ang karne pero hindi pa rin tinigilan ni Carmela ang pagtadtad doon. Bakit naiinis siya? Bakit asar na asar siya sa isiping maghapong magkasama sa labas sina Almira at Simon? Ano naman ang kaber niya kung magkasama man ang dalawa? Una sa lahat ay alam naman niyang ito lang ang tanging babaeng minahal at pinahalagahan ni Simon. Kung nagtampo man ang lalaki noong mga panahong umalis, si Almira ay natural lang iyon. At dahil mahal nito ang huli, natural lang din na mapatawad nito agad ang dalaga. Kaya pala walang relasyong tumatagal dito. Mapa, di naman, Honey o Bianca. Hindi umubra ang mga ito sa lalaki. Kaya pala dahil may ibang laman ang puso nito. Sa isang banda ay nakakahanga ang pagkatao nito. Saan ka pa ba makakakita ng lalaking gaya nito? Na sa loob ng ilang taon ay nanatiling tapat ang puso sa babaeng minamahal. Oo nga at may good time, but at the end of the long day, walang ibang nananatili sa puso nito at sa isip kung hindi ang babaeng minahal lang nito. Nasa malas ay walang iba kung hindi si Almira. Ay, nakakainggit ang babaeng yun. Sana yun siya na lang nasa katayuan ni Almira. Marahil imamahalin niya ng buong puso si Simon at hindi kahit kailan iiwan. Hindi kahit kailan, hanggang kailangan siya nito. Carmi! Napahumindig siya sa pagkabigla sa sigaw na iyon. Sir naman, kailangan niyo ba laging sumigaw? Nakakagulat kayo ha? Asip niya rito. Gaya ng inaasahan ay kasama pa rin ito si Almira at matamang nakamasid sa kanya. Actually, hindi naman siya sumisigaw noong una pero kasi hindi mo siya naririnig. What makes your brain so busy, young lady? Nalipat kay Almira ang tingin niya nang sumabat ito. Kinakausap ba kita, te? Bulong na isip niya. Naku, pasensya na po. May problema lang sa bahay kaya... Hey, look what you did to the pork. My goodness. Baby, saan mo bang agency nakuha ang isang ito? Frustration na nakita niya sa anyo ni Simon at hindi man ito magsalita. Ay alam niya nagsisisi ito kung bakit pa siya tinanggap bilang kapalit ni Nanay Aning. Nagtatanong ang mga mata na tumingin sa Simon sa kanya. Sir, giniling po kasi ang iluluto ko. Sorry sir dahil nakalimutan kong ipagiling kanina sa binilhan ko. Kaya ako na lang ang gumagawa ngayon. Natural ay palusot lang iyon. Kahit giniling ay hindi kinakailangan magkaganon ang karne. Kung ano-ano kasi ang nasa isip niya. Kung ano-ano din ang kapalpakang nagagawa niya. Kung para sa amin yan, Carmi, don't bother. Tapos na kaming kumain. Ikaw, kumain ka na ba? Matigas man, ang tinig ay nararamdaman niyang may pag-aalala sa likod noon at kahit paano ay ibig niyang kiligin. Shut up, Carmela. Ganyan lang talaga ang mga amo sa kanila mga katulong. Yumakap ng mahigpit si Almira kay Simon at saka tila naglalambing na nagsalita habang nakatingala rito. Let's go, baby. Napagod ako ng gusto sa... Shut up!
Bigla niyang nasabi na laki ang mga mata niya na ma-realize ang ginawa. Nasabi ba niya ang laman ng isip niya? Inis na inis kasi talaga siya sa kaartihan ni Almira.